Sa Bulacan, nagka-engkwentro rin ng mga otoridad at isang miyembro umano ng kidnapping group na tumatarget ng mga kawani ng BIR. Nanlaban umano ang suspect kaya napatay. Narito ang report ni Darlene Guy. Patay sa Marilao, Bulacan, ang isa raw sa mga miyembro ng kidnapping group na nambibiktima ng mga empleyado ng BIR. Ang suspect, nanlaban daw. Itong grupo na ito, ang modus nila ay they abduct businessmen, but particularly mga BIR officials. After they accosted the victim, and then hinihinga na to ng pera. It's either sa kanila mismo manghihingi or dun sa relatives nila. Nakuha raw sa suspect ang walong matataas na kalibre ng baril, isang granada, tatlong sasakyan, isang motorsiklo at mga dokumento. Sa isa sa mga sasakyan, nakuha ang ilang uniforme ng pulis. We believe, and based on our intelligence monitoring, na meron talagang mga pulis na involved din sa grupong ito. Just like what I've said, meron ditong mga even BIR employees din na involved. And meron mga pulis personnel. And sa amin, meron din kami na monitor na retired military personnel. Ayon naman sa isang residente sa lugar, noong Hunyo lang daw lumipat ang lalaki sa bahay na iyon. Marami raw nagpupunta doon. Lagi po silang nagtatag para pong lagi pong nasa loob ng bahay. Hindi po sila lumalabas. Iba-iba din po yung dala nilang kotse. Posible raw na ang mga sasakyan ay ilan sa mga kinukuha nila bilang parte ng ransom. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, arestado ang tatlong kaanak ng isa pang target na si Jover Garcia. Sa pakikipag-usap sa mga pulis, emosyonal sila at mariingit tinatangging may alam sila sa mga paratang laban sa kanilang padre de pamilya. Nakuha mula sa bahay ang isang shotgun, isang granada at ilan pang dokumento. Aminado ang PNP, hindi naging madali ang pagkalap ng impormasyon sa grupo at sa mga kasong kinasangkutan nila dahil sa kawalan ng nagre-report sa mga umano'y dinukot na mga kawani ng BIR. Darlene Kai, GMA News.